Hi guys, good morning and welcome back to my channel. So for today's video, I just want to share with you yung mga step-by-step process or guide in renewing your passport pag nasa DFA site ka na. So at least po magka-idea kayo kung ano ba yung dapat mong gawin or kung ano bang need mong dalhin kapag nasa DFA site ka na. So I made a separate video pala regarding sa mga requirements na need mong i-secure or need mong dalhin kung magpaparenew ka. So if you might wanna know, feel free to watch it. So first step. So may guard na nakaabang sa labas. Kukunin ni Kuya Guard yung appointment form mo. So i-check niya yan if naka-schedule ka ba that day. So kailangan talaga guys na magpa-appointment, no? Kasi i-check nila yan. So aside from the appointment form, if married ka, kukunin ni Kuya Guard ang original copy of your marriage certificate and one photocopy of your marriage certificate. Kunin din niya one photocopy of your old passport bio page and one copy of your application form. So don't worry guys, regarding sa original copy ng iyong marriage certificate, dahil ibabalik din naman yan pagkatapos na ng processing. So after that, may ibibigay sa iyo si guard na feedback form na need mong sagutan, pero pagkatapos na ng lahat ng processing, if okay na lahat. So, ang second step, pagpasok mo sa office, may isang DFA officer doon, parang sa isang cubicle na, hindi ko alam mo ano tawag doon, receptionist ba? Na siya yung mag-check sa mga documents na sinubmit mo. If okay ba? If kompleto ba? And may mga kunting tanong, like sa akin, tinanong niya ako if kailan ako kinasal and kailan nag-expire yung passport ko. Parang ganun. And then, if okay na, if complete yung documents mo, if walang mali, itataka niya yan ng verified. And then, bibigyan ka na niya ng number for the next step. And then, you wait for your number to be called. Third step. So, pagkatawag na ng number mo, hihingi ni ma'am or sir officer ang old passport mo para bubutasin nila yan. And then, ibabalik din naman sa'yo after. So, tatanungin ka din nila if for delivery ba or for pick up yung passport mo. And after that, proceed ka na sa encoding. So, sa encoding, doon ka na nila pipicturan, kukunin yung mga fingerprints mo, and may papirmahan ng mga documents. So, sa picture, ipapatanggal sa'yo yung mga earrings mo, yung mga necklace, tsaka pag picture is kailangan dapat kita yung tenga mo, and pwede ka na mag-smile, kaso di pwede ipakita yung ngipin. So, after that, if tapos na mag, tapos ka nang mag sign ng documents, tapos na kunan yung fingerprints mo, and tapos ka na picture yan, ipapareview sa'yo yung sa computer, yung mga information, yung mga personal details, kung tama ba, kung wala bang mali. And then, if okay na, if wala nang mali, then proceed ka na sa last step, which is yung pagbayad ng delivery fee. Delivery fee is 150 pesos per passport. So, pwede mo namang pick up in if malapit ka lang sa site. But since malayo ako, taga-province pa, so pinadeliver ko na lang yung sa akin. And then, after that, tapos na. Ihulog mo na lang yung sinagutan mo na feedback form doon sa Dropbox. And then, that's it. Tapos na yung process. So, if you wanna ask kung ano yung sinuot ko during my passport renewal, so, nag-polo shirt, nag-jeans, and nag-rubber shoes. So, may man nakita ako dun sa loob na hindi naka-polo or hindi naka-formal. Iwan ko, pwede ba yun? Basta sa akin, gusto ko lang i-sure na makapasok ako or gusto ko yung
naka-formal attire ako kasi baka pauwihan ako, palabasin ako kasi hindi ako nakasuot ng dikwilyo na damit. So, yan lang yung ma-share ko sa inyo guys na guide or step by step kapag nasa ano na kayo, nasa DFA site na kayo. So, sana may natutunan kayo sa vlog ko na to. And if you do, please consider subscribing, like, and share. It may be just a click to you, but for me, it means a lot. So, thank you guys and see you on my next video.